Vice President of La Quesada, handling all these schools in the whole province of Laguna, private schools. So, siya na lang yung magsasabi. So, he's here to represent the Taiyue University to orient you regarding doon sa program ng TUWAF. But although this is a voluntary, it has nothing to do with when it comes to, but very close siya doon sa Taiyue University, especially the administration. So let us welcome Dr. Jun Macaling. Thank you, Dad. So good afternoon. I just call me Sir Jun. Doc Jun, Pastor Jun, Brother Jun, wag lang Sister Jun. Anyway, so again, I'm so glad that I'm here. The last time that we were here, I think it was September of 2023. Yeah, so if I'm not mistaken. So today, in behalf of the Taiyuan University of Agriculture and Forestry, so I'm here to discuss with you about the programs. Unfortunately, I'm supposed to have one alumni, from the university. Kaya lang ay all of them are working already. Mahirap naman yung pinagtapos natin lahat sila doon dahil hindi sila nagtatrabaho. So, ayan. Papakuha niyo siguro ako ng ebidensya, Sir Pasu. Sir, anybody? Sir Pasu yun naman po, mga pictures na ito. Para naibigay lang natin sa tuwa. Thank you, sir. Okay, so Hannah, she's supposed to be here. But unfortunately, she's working now with a big company in Makati. So she was here last time and almost all of the students were really enjoying her presence. And marami sana akong gusto invite, kaya lang ay they are all working now. So yung first batch na graduates namin, mamaya papakita ko rin mga pictures na para makita yung ginagawa namin sa Vietnam. So the first time we engaged in their program, way back 2014. So that was 10 years ago, to be exact. And from there, when we begin to send students in that university, yung una, dalawa, nagpapadala kami ng dalawa, and they are all working, doing well in that university. Then after that, the second batch, nagpadala kami ng 14 students. And you know what, with those 14 students, six of them are UP qualifiers. Mga qualifier talaga, hindi lang passer, kundi talagang qualifier sila. But they chose to go to that university for many reasons. Okay, isa-isahin ko mamaya sa inyo. But before I go to that simple sharing about our student, so let me just introduce to you the university. So the scholarship program of the university, pag Filipino, ang estudyante doon, ay kalahati lang babayaran nyo. Eh, kalahati lang. And then, one of the mode of payments na rinequest ko last year, ayan si Doc Edel, he was with me, we go together last September, and sasabihin na sa inyo kung we do have a student na dalawa yung dinala namin doon. Yung isa sa airport pa lang, gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang umuwi. But you know, he's doing good now. Ang nangyari naman, ayaw na niyang umuwi because of this program. So, the scholarship program of the Taiyue University of Agriculture and Forestry. So, why choose Vietnam and Taiyue? So, ang Vietnam, divided siya ng tatlo. Just like Philippines, we have the Luzon, Visayas, Mindanao. In Vietnam, they have North Vietnam, Central Vietnam, and South Vietnam.
So yung North Vietnam, nandun tayo. Doon yung university, yun yung Thai Nguyen University. Thai Nguyen University actually is something like a class 1 no, in Vietnam. So yun, nandun po yung university. That's why it's called Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. So their system is not the same as us here in the Philippines. Ang sistema nila, university in a university. Rather, universities in a university. Sa atin dito, you have the university and you have the different departments. Sa kanila, ganon. Universities in a university. So they have the Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. They have the Thai Nguyen University of Technology. They have the Thai Nguyen University of Business Administration, TUEBA, Economics and Business Administration. They have also the International School. And I think there's another one, kaya lang ay wala siyang system of teaching, no? Hindi siya ganun yun. Pero at other universities, subjects were taught in English. Okay, so, ano yan? So, their program, they have what we call the Advanced Education Program. Dito kami pumasok. Sa Advanced Education Program, what is this all about? So the Advanced Education Program, they were run by programs abroad. For example, the Environmental Science and Management program provider po noon ay University of California, Davis, USA. So you cannot just go there in UC Davis with a million of pesos, you cannot enroll there. Because it costs 2 months to enroll in UC Davis, USA. Ang maganda, yung program nila, nilagay nila sa Vietnam. And that's the very reason why the 6 qualifiers of UP Los Baños went there and enrolled themselves. It's not because of the other programs of the university, but because of UC Davis, USA. Yun po yun. Because it costs you almost 50 million pesos to finish the entire course. Ngayon, bakit siya advanced education program? With the recommendation of Doc Edel, if ever you will go and enroll there, by his recommendation, pag nag-aral po kayo doon, tatapusin nyo lang yung kurso ng 3.5 years. Okay, bakit 3.5 years? Kasi po ang environmental science, you have to take that for 4 years. Yung iba, minsan 3 years nga lang eh, dahil masisipag talaga mag-aral. Then 3.5, yung basic terms to finish the course. Bakit 3.5? Kasi po, yung kalahating taon na igugugol sa pag-aaral ng English, hindi na kayo mag-e-enroll doon. Exempted na kayo, in short, sa English subject. Oh, galing ano? Galing ng Pinoy. So that's why they call it an advanced education program. So katulad ng mga estudyante ko, when they graduated there, talagang ano, alam niyo ba, namuwi sila dito sa Pilipinas. Yung iba umuwi. Talagang wala namang tambay. No, they are all working now in big companies and even government offices of the Philippines. Doon siya nagtatrabaho. Kasi environmental science, kasi sa totoo lang po, yan ay isa sa mga courses na talagang in demand sa panahon. No? They will be studying about climate change, they will be studying about, most of them actually will lead that course will lead them to be researchers, scientists, etc. So, ngayon po, last December, pwede yung minum po muna, kasaglit lang yan. Are you still interested? So as I am. So, nung graduate sila, ngayon po, dalawa yung isa graduate na ng master's niya sa Vietnam. And mind you, mga anak, nag-take sila ng kanilang masteral studies under DAAD Germany.
Okay, yung DAAD po, hindi po yan basta-basta natitape yan na scholarship program dito sa Philippines that even UP, even Ateneo, hindi mo basta-basta makukuha yan. Even Lasal, of course, galing si Doc Edelto. Hindi basta-basta po nakukuha yun. No? And it's your chance. Malay nyo, pagpunta nyo doon, makukuha yung DAAD. Okay, they call that DAAD Scholarship Program of Germany. All expenses paid, then they have the chance to go to Germany for their thesis, and at the same time, if they want to work there. Ganun po yung kaganda, itong program nila. Then, ngayon, nito lang, meron ulit akong pinadala ng isa for masters. Nag-apply siya. Yung 14 po, nag-apply po lahat yun. Dalawa yung na-approve, and then the rest ay still pinaprocess pa rin ng Germany yung kanilang mga scholarship. Okay? So that will be your scholarship for opportunities. So ang ginawa ko, ni-request ko, kasi dati, pag nag-enroll ka, you have to pay the half of the entire 3.5 year tuition fee. Pero ang ginawa ko, ang ni-request ko, and I can also request that in behalf of Holy Redeemer, hindi po yan nagagawa ng ibang school do. So tayo lang, by the grace of God. By the grace of God. Pwede tayo mag-request ng monthly. So yung si Derek at saka si Simon ay in-approve yun ng university. Among those other Filipinos na nandun, sila lang po yung in-approve ng monthly ang kanilang tuition. Para lang ma-mentize kayo to go there to study. Okay. So, studying Vietnam is really good now. Yung last PISA, particular yung 2018 at yung 2022, the last time we attended Doc Edel, matend kami dun sa SMX sa MOA about the result of PISA 2022 and 2018. Alam mo ba sa 75 countries, when it comes to reading and comprehension, 75 countries, PISA 2018, alam nyo kung pang ilan tayo? Anyone who wants to guess? Alam nyo po pang ilan tayo? 2018 PISA? Pang 75. Ang galing na. Pang 75. Oh, nakakahiya. Nakakahiya na. And then ngayon, from out of 98, tumaas naman ng konti, naging 65. Kaya nagbagsak pa rin. Ano? So, ganun yung ating. Ano. So, in Vietnam, actually, we were outscored by Vietnam now, even in areas like math and science. Talagang outscored nila tayo. Noon, pag sinabing Vietnam, ako ay mababang klase yan. Totoo naman. 60s, 70s, 80s, 90s, na talagang wala ang Vietnam. But we were so amazed that now they are really excelling in terms of their academic performances. Ang galing. Kaya hindi na sila basta-basta rin na titignan mo lang ng gano'n. That even in English proficiency and comprehension, alam nyo daw ang galing nila. At alam nyo ba, ganito kasi ginawa, kaya gumaling sila. Kasi malaman kung paano sila gumaling. Ganito sila gumaling. Hindi sila kumuha ng mga estudyante ng Vietnamese at pinadala sa Amerika, pinadala sa Pilipinas, pinadala sa South Korea para mag-aral ng English. Hindi ganun ang ginawa nila. Alam niyo ginawa nila? Baliktad. Kumuha sila ng mga Pilipino, kumuha ng Amerikano, kumuha ng mga mahuhusay mag-Ingles, Singapore, South Korea, kinuha nila, nilagay nila sa kanilang bansa. At doon, nakikipag-usap lang sila. Oh, ganun lang pala, kasimple yun, ano? Ngayon, Filipino, eto matindi kasi sa atin. Pag nagsalita tayo ng Ingles, uy, mali yung grammar. Diba? Hello? Nandiyan ba kayo? Pa-English-English naman. Pa-social-social. Hanggang ganun na lang. Kaya yung mentalidad ng Pilipino, no, wala. Which is actually, in terms of 98%, no, in our literacy, ay talaga mahuhusay tayo sa English. Kaya lang nahihiyang magsalita. No, nahihiya tayo magsalita kasi ang critic natin, Pilipino rin. Pero pag nasa Vietnam ka, balubalugtot English mo, okay lang. Well,
baluktad English hanggang sa ma-perfect. Okay. So they have rich in cultural experiences, affordable tuition fee, and worthwhile studying, and world-class education. Ito pa maganda. With those students whom we sent there, graduate po sila na masisipag. Hindi actually na problema, ito, makinig kayo, hindi actually na problema sa kanilang pambayad ng tuition fee. Pwede bang sabihin niyo po, bakit po? Bakit po? Bakit po? Para may participation ng kung hinaantok yata kayo. Alam kong bakit? Kasi sila mismo naghahanap buhay doon. Anong ginagawa? Nagbenta ng bote, nagbenta ng bakal, hindi, hindi. Biro lang yun. Ang ginawa nila, naging tutor sila ng English. Very simple English. Nagtuturo lang sila ng English. Pupunta sila sa mga English center. Okay, pinapadala sila ng office. And then, ayun, makakaipon sila. Like for example, si Hannah. Si Hannah po, she graduated valedictorian in our school. When she went there in Vietnam, siya po ay first time no, na may mapahiwalay sa kanyang mga magulang. But you know, she excelled so well. Hindi na siya humihingi ng ano ng pambayad niya dun sa university. Aside of course the fact that she got her scholarship no. Scholar po kasi talaga siya. Pero yung pang-araw-araw niya gastos sa pagkain, pang-araw-araw niya na pamasahe o ano man din, hindi na siya nagpapadala na nga dito. No, yung mami niya pa, yung nanay niya pa pinapadala niya. At ang maganda, graduate siya, wala kasing Latin awards sa Vietnam. First, second, ganun lang. So she graduated as summa cum laude. Okay, kasi talagang nagpulsige, nag-ayos nagigi. Okay? So, why world-class education? Why world-class education? Because, again, as I said, they have a good providers of program. Una, yung UC Davis sa US. Pangalawa, yung University of England sa Australia. Pangatlo ngayon, meron po silang bagong course, yung pong international tourism. O, baka may gusto mag-international tourism sa'yo. Ang program provider po yan, Taiwan. Ang program provider ng Agricultural Economics, UC Davis. Okay, high quality education, affordable cost of living, cultural experience, the natural beauty of their surroundings there in Vietnam, safe and welcoming environment. This is what I like. Sa Vietnam, kahit maglakad ka po mag-isa, okay lang. Kung gaano ka-friendly ang Pilipino, wala tayong, when it comes to French, how friendly they are, how welcoming they are, the best ang mga Vietnamese. Kaya ang babait nila. Okay? Pag nakakita kayo ng mga Koreano, ganun na rin ang itsura nila. Okay? Ganun ang itsura ng mga Vietnamese. Okay, so they have the natural beauty, cultural experience. Taiyuan City, again as I said, is a very good city. It's a progressive city. Okay, so they established the university in 1969. In 1994, they became a member of Taiyuan University. At present, one of the Vietnam's leading university in agriculture and forestry. Forestry and University of Global Integration. So ang tawag na kasi sa atin ngayon, we are not just confined in just one city, in one environment, but we go to another environment, Ang tawag dyan, mga global citizen. And we are called to be in a global education. Okay, it will be your chance for you to bring you to the world. Yan, Filipino po yan. Ito, Filipino po ito. Filipino yan. Ito. There are Filipinos. Isa dyan, African. Yan po yung ibang nationality, Indonesian. Ito, Indonesian siguro yung may ganun. Okay, 24 undergrad programs, 16 graduate and postgraduate programs, 45,000 alumni already in that university. Tua Facts, largest campus in the North Vietnam. Okay, pinakamalaking campus yan. Multicultural study environment, various research projects and different level. Okay, sa
They have an area of 261.8 hectares in 3 provinces. Okay? Okay, tayo ngayon. And so on. Lecturers and students from 18 universities. Okay, and they have all significant funds for research. Eh, may mga product-product din sila, siyempre. They have a good technology. Alam nyo ito, napapabunga nila mga ganyan na apple, ang liit. Mangga, bayabas, and so on. They have a very good technology. Eh, students exchange program in 17 countries. As of now, ito po yun, ito mga exchange student nila dyan. Ito po mga friends ito. Then ito from Canada. And then ito is, I think this is in London. Vietnamese po yan. Okay, fully funded and partially funded scholarship for 2 semesters overseas. Nung nag-research po yung aming mga, yung 14 po na estudyante namin, they went to different nations of the world. Some of them went to Australia, Canada, Taiwan, Bangkok. I forget the name of the university in Bangkok. Sa somewhere part of Europe. Iba naman, syempre, yung ginawa nila dahil gusto nila makauwi, dito na sila nag-thesis dyan sa UP Los Baños. Ang UP Los Baños po ay affiliate ng TUAF. Okay, outbound students, ito yan, Germany, Canada, Italy, Indonesia, and Thailand. Okay, international exchange student at AEP. Ito po, estudyante po namin to, lahat to. Estudyante namin lahat yan. Ayan, ito yung ganun mga exchange students. Then, to a FACS, paid internment for students, learning by doing through the paid internship opportunities in USA, Europe, Australia, and Asia. Their national courses, ito po yun. Undergrad, BS, Environment and Science and Management. Undergrad, BS, Food Tech. BA, Agricultural Economics. BA, International Tourism. Masters of Environmental Science and Master of Biotechnology. So ito, ang na-take ng estudyante ko ito at saka ito. Okay, yung dalawang yan. Okay, hopefully gusto namin itong international tourism and manage niya. Yan yung aking pinopromote ko ngayon sa aking estudyante. Okay, so this is how they journey. Okay, the Advanced Education Program. Ito yung sa UC Davis of 2010-2016, Guy Fawkes University, Germany, UNE sa Australia, then Ministry of Education and Training, then International Tourism and Management in Tamkang. Ito yung sa program provider ng International Tourism and Management. Ito ang bago lang ito. Okay, they have international collaborators, 100 international partners with 100 organizations and universities for training and research activities. Member of AIMS, of the Asian International Mobility for Students program, which allows students to exchange in 77 universities in 9 countries. 30% staff get degrees overseas. So, almost ng lahat ng nasa AEP, kasi yung 30% na pinabanggit po niya, yan po yung the entire university. But all of them in the AEP program, all of them graduated from outside of Vietnam. Most of them from Japan, from Australia, from the USA. Okay? Advanced Education Programs of Taiwan University of TUAF ranked top 5 AEPs in Vietnam. International Environment, Opportunities for Student Exchange Overseas, and the Success of Students After Graduation. So, lahat ba nag-graduate sa amin may trabaho? Yes. Lahat sila. May trabaho. Mahirap yung graduate na walang trabaho, may problema sa program pag gagano. Hindi na ako magpapadala pagka may tambay doon. Okay, the AAP family, yeah, makita nyo dyan, Philippines,
I think we got the biggest chunk of the pizza pie. Yeah, Philippines, Nigeria, Liberia, Laos, Indonesia, Myanmar, Timor, ayan, Palestine, Pakistan, Timor-Leste, South Africa, Sierra Leone, Sri Lanka, Zimbabwe, Bangladesh, Ghana, and then Vietnam. Okay? So, ang laki na nga, no? Population ng Philippines. Ayan yung mga estudyante ng AAP. Okay? We are now accepting registration, advanced registration, if you want. Then, anyway, I will give this to Doc Edel, itong kopya na to, para alam ko yung gagawin. Okay, so scholarship for Philippine students only. Ayan. 50% tuition fee off. Ayan. So, 3.5 years, so you have to pay $3,570. The original tuition fee is $7,140. Again, as I said, we can do some adjustment in terms of their mode of payments. Pwede nating ipag-iusap para mabigyan tayo ng mas magaan na pagbabayad. Free accommodation in the dorm. Wala kayong babayaran sa dorm. Ang kuryente nila, I think, napakamura. Tubig nila, napakamura din. Something like 18 pesos, 20 pesos. Ganun. Pag nandun kayo, ang piso nyo, nagiging 500 dong. So if you have $100, you are about to have 2.2 or 2.4 million. Oh, kaya pagpunta nyo doon, millionaryo talaga kayo. So free one arrival pickup service, free admission fee and visa letter, free deposit fee. If ever you want to go there, sige, tas sasagutin ko na lang mamaya sa mga tanong kung if ever you have questions. Okay, so this, ito yung admission team nila. Ito si Ms. Dr. Zhu, siya yung kanyang, siya yung present na director ng AEP. And then the rest of the team. And namit namin lahat ni Doc Edel yung lima na yun. Okay, so thank you. So, do you have any questions in mind? Mamaya niya muna magtatanong. Saglit lang, ha? At tatapusin ko lang ito. Isa pa. I think this would interest you about their other programs. Okay. So, they do have also a work immersion. Yan, may work immersion din sila. Kami po ay nakabook na ng March. March 3. Pupunta na kami sa Vietnam sa March 3. So, yung aming pong accommodation doon ay we will go there as a group. Okay? 2019 yung last kami na pumunta sa Vietnam for our work immersion. So, nag-enjoy, talagang nag-enjoy. I brought 24 students, no? 24 students na punta kami lahat sa Vietnam for our work immersion. Meron kayong STEM, di ba? Meron kayong STEM? Do you have STEM? Yeah. Gas, fumes, ano pa? ABM, and so on. Sino ba, meron pa, sino ang gas dito? Meron po gas? Yan, gas. STEM. STEM? Meron STEM? Ay, wala kayong STEM. Kami rin wala. Pero nagpunta lahat kami doon. Ang tinig namin ay subject ng STEM. Okay, what else? Ano ba yung sa'yo? Ano yung sa'yo? Humes at gas? Humes. Ayan. Ano pa yung iba pa? ABM. ABM. Okay. Okay, so yung work immersion namin, ang ginawa namin ganito, para makapunta kami doon. At the beginning of this school year, during 2019, at the beginning of this school year, ang ginawa namin ay nag-ipon na kami. Talagang nag-ipon kami. Pinagandaan namin yung work immersion. Nag-ipon kami, and then bumili na kami ng ticket mura. Kasi malaman kung magkano ticket namin ng first work immersion. Anyone? Ang aming work, ticket ng una naming work immersion ay mas mahal pa ang pumunta ng Boracay. We only paid for 3,000 each. Kaya?
Kaya. Kaya naman yun, 3,000. Pag ipunan niya ng isang taon, piso araw-araw. Say, joke lang. So, pinag-ipunan namin, bumili kami ticket, pinag-ipunan na. And then, we are all excited to go to Vietnam for our work immersion. And that was actually our first, and I think that was the first time Doc na nandun kayo ng our work immersion. So, ito yung mga activities namin sa work immersion. Ganyan lang ang aming ginagawa doon. So, we dinala kami sa mga offices. Alimbawa yung gas, yung fumes. Dalawa lang actually sa amin, gas at fumes na. So, sinaparate kami sa mga offices. And then, meron kami mga activities. At meron din kaming reporting at the end of that day, at the end of the immersion day. So, alam niyo ang ganda, natuto ang mga estudyante. Meron silang project na ginawa doon to, ano ba yan? Ang ginawa, meron akong, ang gandang-ganda ko din sa ginawa nila eh. Gumawa sila ng mapa. Kung ginawa nila ng mapa yung entire Tainuyan City through a drone. Kung alam niyo yung drone nila, talagang, walang sinabi sa atin, talagang ang ganda. Tapos, pinat nila, inayos nilang galing. At the end of their immersion day, ay talagang na-present nila na maayos. May presentation po kasi. Now, you will be in a panel of some of the selected professors of that university. So, ganyan lang yung ginagawa. Meron din siyang graduation. Nag-graduate din kayo. Okay, may mga lectures. Okay, three teaching periods, joining AEP class. Ma-integrate kayo sa mga estudyante ng AEP. Okay, meron din siyang you will immerse to their cultural heritage. You work in faculty and institute lab. A visit to cultural town, Vietnamese culture and NTCP museum. Then they have also the International Day during that time. Yeah, last, I think this is this year, 2023. Last year pala, sorry. Okay, lab work, seminar, two of information center. Visit, yeah. Sino po mahilig ng gulay? Yeah. Alam niyo po sa Vietnam, Tainuyan mismo, dalawa po Jollibee doon. Kaya lang yung Jollibee nila doon, lasang gulay din. Lahat gulay, yeah. Ganyan sila kahihenti. Okay, so isa pa. Ah, sige po, tanong na lang. Tanong. May tanong po kayo? Alin yung magtanong? Sige, pagpapakita pa ako ng mga pictures para makita natin. Dok, may pagkabit sa internet po. Internet po kayo. Calvin. Sir, paso yun naman po yun. Ang magkaiba, ang environment niya sa South at sa Central. Sa North Vietnam, sa South Vietnam, kasi maraming beses din akong nagpunta sa South, ang kanilang klima doon ay dry and wet. Para ka lang sa Pilipinas lang. But in the South, no. Apat na season sila doon. Ngayon ay winter nila. At ang winter nila ay talagang hindi mo rin majakit ang salamig. Kaya yun yung kinahabol ng nag-i-immersion ngayon. Yung month ng January, February, and December. Hindi nyo makumutan ng lamig. There's a portion in Vietnam, in North Vietnam, especially yung boundary na ng Vietnam in China, actually malapit po doon yung university. Now, tumaas lang kayo ng konti din, you can see mountains separating Vietnam and China. So, ang lamig talaga. Now, especially doon sa fancy pang tawagin ni kayo diga. Napakalamig. So, doon talagang nag-enjoy kami syempre first time na makaranas ng winter. Talagang winter, malamig. Okay? So another experience po namin sa
sa aming work immersion ay talagang natutupo yung mga estudyante namin. Talagang hindi talaga bumitaw hanggat hindi natutuyo sila sa mga tinuturo ng Vietnamese. And the good thing about napakamura po ng bilihin sa Vietnam. Very cheap. Magkano Jollibee natin dito na pinakamura? 55 pesos? 75. Ah, 75. Ano yun? Ah, okay. May drinks na yun? Wala pa. Meron na rin? Okay. So more or less, siguro mga 100 plus din. Yung 100 pesos nyo, hindi nyo yan kaya ubusin sa isang maghapon. Ganun ka-cheap ang kanilang pagkain. At napakasarap. No? Nag-enjoy kami ni Sir Dito Edel, no? Nandun kami talagang hinanap talaga namin yung kainan. Yung isang serving nila na 40 pesos, 60 pesos, hindi nyo kayang ubusin. Siguro ang pwede umubos nung kumain ng kumain, mga dalawa o tatlo. Kaya nung nag-work immersion kami doon, we stayed there for 14 days. Kami ang nagluto, o di lalo kami nakatipid. Nagluto kami, ang mura ng bilihin, mura ng bigas, mura ng gulay, ng manok, etc. Lahat napakamura. So marami kasing pagkain sa kanila. And then nag-enjoy din kami sa kanilang mga street foods. Okay? Nag-enjoy din kami sa kanilang kape, etc. Ang dami. So nakaka-enjoy. Sa kape, kami ni Doc Edel ay pag nagkape po kami sa gabi, para kami hindi makatulog at kinakabahan sa tapang. Sobrang tapang ng kape, hindi makalapit yung tinapay. Joke lang. So, ang kape po nila, yung espresso, ay gaganyan lang. Kalahati, gaganyan. Pero hindi nyo kaya mabusin sa tapang nyo. Okay, thank you, Doc. Okay. So, sige po, habang nagbubukas yung aking laptop, do you have any questions? Tanong ko lang, gusto niyo bang mag-aaral to? No. Siyempre. No. Ano kaya ang dahilan, ba't ayaw? Anong palagay niyo ang barrier, ba't ayaw niyo pumunta doon? Ayaw mapahiwalay sa magulang o sa boyfriend o girlfriend. Eh, joke lang joke. Bawal pa yun, bawal pa. Okay, so yung gaya na sabi ko sa inyo kanina, yung dinala namin ng mga estudyante doon, talagang pictures lang namin, pasadahan lang natin ng kaunti. Oh. Yan. Ito yung mga activities namin sa office with one Vietnamese. Yan. Sa laboratory. Actually, the same lang po yung kung ano yung sa undergrad. Yan din po yung ginagawa nila. Yan. Yung yung place. Ito. Okay, ito yung kanilang sa conference room nila. Yan, nag-lecture dyan. Okay, another activity in the laboratory. Okay, ito,
Ito sa ano to, biotech nila po ito. Ang parking nasa ano yun. Saan ba yan? Ay, ganyan po kalamig doon. Ay, but, yun. So, alam, ayan, microbiology. Ayan po yung mga estudyante namin. Ito po si Hannah. Ayan, kilala ni Doke din. Napakabait na bata. Full scholar po siya. Full scholarship ang binigay dyan. Solong anak po yan. Alam niyo po doon sa 14 na pinadala namin, 7 po doon ang solong anak. No? Ang hirap ano, pinahiwalay natin sa magulang. Okay. Ito yung sa conference room nila. Ayan po yung second batch. Yan, second batch naman. Ito po, undergrad dito, undergrad. Yan si... Uy! Eh, magugulat kayo sa kultura ng Vietnamese. Parang kayo na sa Baguio. Ayan din po sila, ganyan sila. Oh. Kaya lang, pag nakabahag ngayon, mapuputi kasi sila. Eh. So, meron din silang mga malls sa Hanoi. Ang lalaki ng malls nila. Meron actually doon ay... by Mega Mall, ang tawag yun. Eh, dito yung sa, sa within the city. Yan yung clip. Kilala niyo sa Ho Chi Minh. Kilala niyo? Yung the national hero ng Vietnam. Yan yung kanya libingan. Eh, mga museum po nila to. Eh, ito naman yung sa Halong Bay. Ayan, that was the year we went there, 2014. Yeah. Ay, mga estudyante po doon. Natin yung mga Koreano lang. Ayan. Ito po. Ako po yan. Ganyan po siya kalamig. Pumunta kami dyan ay December. Yan, dun sa lugar niya. That's North Vietnam. Ito naman yung boundary ng China at Vietnam. You can see that also. That's in the Lao Cai province. Ayan, mga friends natin na mga Vietnamese naman. Ito po, yung dalawang matanda dyan. Ito po. Ito po yung mga Pilipino. Ganyan kahusay yung Pilipino. No? Si Ma'am... Nakalimutan ko na pangalan. Ito po yung vice president ng university. Ayan, Pilipino siya. Ayan, ang aking... tawag sa kanila yung mami and daddy ko sa Vietnam. Ito po yung graduate naman yung 12. Ito si King, just for your information, si King ay nag-immersion sa Greifswald University sa Germany. First time in the history of the university to have a Filipino student. And first time in that university na ang isang estudyante nakagawa ng 4 theses. Wow! Oh, publish yun. You can search his name, King Joshua Reyes. Siya po ito. Okay. Lahat po yan ay talagang they really excel. No? Ito yung grupo na 6 of them are qualifiers sa UP. That's the central house. Yan, siya, ito yung si King. Karamihan sa kanila may mga award. Ito si ano ang pangalan nito na kan Francina. Siya ay nag-immersion ito sa Bangkok. Ito nag-immersion yung dalawa na yan. I think they went to Canada. Ito sa Germany dito.
Ito si Tinay sa Philippines din siya, sa UP siya nag-immersion. Ito si Joy, siya yung in-approve ng DAAD ngayon for her masteral studies. Okay, ito ay Indonesia. Ayan sila. Okay. Ito rin, Filipino rin po ito. He's actually a professor. Kasama siya sa Balik, ano ba ito, Balik Scholar. He's a UP scholar, but he chose to go to Vietnam to teach. Si Doc Nicky. Okay, wala na yata. Okay, wala na. Okay. Ito po, siguro kilala niya to. Si Doc Edel. Ito yata, Doc, yung una niya, no, na pumirma ng MOA. Dito lang yan. Kaya pwedeng-pwede na kayong pumunta doon kasi meron na kayong memorandum of agreement with the university. Meron pa tayo dito, Doc, yata yung last September na. Ito naman sa Ate Hana. Ayan yung sinasabi ko. Okay. Ayan, ito. Ito yung last, Doc. Kasama si Dr. Moon. Koreano talaga yan. Okay, so yan yung pumunta kami last September. Yun. That's our first, second. Ito, hindi ko naman alam kung ano yung mga bots to. Okay. So, alam mo yung kagandahan sa curriculum nila, direct, hindi katulad ng sa atin. Halimbawa, mag-engineering kayo dito sa Philippines, ang dami niya pang ibang courses na kukunin. Halimbawa, mag-Filipino 1 pa kayo, ayun ko kung may Jose, isang pa life and meron pa ba doon? Kung ano-ano na, no? Kung ano-ano dinadaritan. Sa Vietnam po kasi, nama-master nila yung kanilang kurso. Kasi yun lang ang pupuntahan. Halimbawa, environmental science from day one hanggang sa huling araw, we'll all engage in environmental science. Wala na iba. Of course, meron silang in-offer na Vietnamese language and culture. Yun lang yata yung isa na in-integrate nila kasi maganda rin na malaman yun. Alam niyo ba yung isang graduate na from Santa Rosa? Nung graduate siya, umuwi siya dito sa Philippines. And then, nagtrabaho siya dun sa office ng tatay niya. Nung nagtrabaho siya sa office ng tatay niya, ang kliyenta kasi nila, mga nasa Southeast Asia. Napataon siya, napatutok siya sa Vietnam. Alam niyo ngayon, mas mataas pa sahod niya sa tatay niya. He's receiving 6-digit salary. Can you just imagine? A 6-digit salary. Na-imagine niyo ba yun? Siya ganun siya ngayon, yung kanyang sahod. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman. So napapataon. Kaya okay lang din na nagtitake sila ng ibang languages. Okay. So, yun na po, Doc. So, if you have any question. And ito po ang app. Yes, ma'am. Kailan ang admission? So, anytime if you want to enroll, mas maganda, mas maaga. So, ang mga preparation lang naman ay madali. Una, syempre, you must have a passport. Okay, you must have a passport. Then, pangalawa, yung mga certification from the school. Yung tanda ko lang ha, police clearance, NBI clearance. Ang reason ay baka mag-enroll din mga criminal. Hindi ko sinasabing kayo yun. So, para makaiwas lang sila, police clearance, barangay clearance, NBI clearance. Doctor's certificate. Yun lang yung mga tanda ko. Yes, ma'am? Ay, nandito yung link. Iiwan ko kay Doc Edel yung link. Para mapuntahan nyo siya agad. Makita nyo, may scrutinize nyo. You can, alam nyo, napaka-friendly ng Vietnamese, kahit mga busy yan, but nasa office lang sila, they can accommodate you. Mas maganda, mas maaga, mas maano din. Para at least may prepare din namin kayo.
may negotiate ko agad doon. Halimbawa, off from Holy Redeemer, meron pong lima o anim na mag-enroll. So, masasabi ko agad sa university din, may negotiate na natin agad. Pangalawa po, dapat meron kayong student visa. Ang student visa sa Philippines, something like 9,500. But if you choose to have it in Vietnam, parang 6,500 lang. 6,500 lang yung anong visa doon. Yung dalawang estudyante na dinala doon, wala pong student visa yun, pero doon sila nag-aayos na sa Vietnam. Kasi you are allowed to stay there for 21 days, non-visa. Okay, halimbawa, yung aming work immersion, we'll stay there for 14 days, that is non-visa. But if you wish to extend your stay beyond 21 days, dapat merong visa. Okay? So kailangan talaga yung visa. Pero again, as I said, mas mura ang visa sa time ngayon, sila na yung nag-aayos. May nag-aayos na doon. Pagdating nyo na lang sa airport, ilalagay mo lang yung visa. Doon nagkamali si Derek. Nung tinanong ng immigration, do you have a visa? Siyempre, sabihin niya, hindi, kasi wala pa naman sa kanya. O, natatakan tuloy siya ng 21 days. So, sayang yung kanyang visa na binayaran. Anyway, university naman na nag-ayos after that. At okay naman na siya ngayon. Okay? Pagka estudyante na kayo doon, initially, you must have the student visa. Pero pag estudyante na kayo doon, ang tawag doon ay temporary residence. Yan, meron kayong adopt na temporary residence to visa. Okay? I think that you have more questions from your group, meron pa? Anything? Okay. So, my commitment is that I will help you if ever you want to enroll there, I will help you to have your requirements passed and done and even your letter of invitation. Okay, para ma-fast track lahat. Kasi kapag ibang ano yan, walang nagpa-follow up din doon, dahil tambak din yung kanilang mga aplikante, natatagal yung letter of invitation. Usually po, pag ako nag-request, this is for the glory of God. Pag ako nag-request ng letter of invitation, ngayon pa lang, ngayon binigay ko, mamaya meron na kayo. Not like, unlike other schools talaga, nag-iintay na tagal-tagal. Isang linggo na, isang buwan na wala pa sila letter of invitation. So yun yung aking commitment sa Holy Redeemer. I can be a help for you. Of course, through my good friend. Kasi alam niyo kung bakit ko ginagawa ito. Even with selected lang naman, siguro sa with my number of good friends, kukunti lang yun. Kaya ko ginagawa dun kasi experience na namin. No? Sayang nga, kung nandito si Ate Hannah, talagang mai-enganyo talaga kayo mag-enroll. Kasi she can tell to you her experience from day one to the last day of her stay. Hindi pa nga lang na-approvean kasi yung kanyang DAAD, but she will go back to Taiwan for her master's studies. So ganun po yun. This school will help you to go and visit the nations around the world. It's your chance. It's your chance. Sinong nag-aakalas kay Ate Hana? You know, Ate Hana, yan ay tinulungan lang namin yan na makapag-aaral sa aming school. They don't really have anything. Na wala talaga siya. Wala talaga. Walang kakayanan. Pero dahil nandun yung kanyang pagpupulsige, nandun yung kanyang pagnanais talaga na mag-aaral, tinulungan namin siya. Until, I can recommend also full scholarship document from your school. Pwede ka na pa mag-recommend. Congratulations sa kanila. Yung batches na pinadala namin doon, apat doon ang full scholars. Okay? Of course, in terms of your academics, in terms of your behavior, in terms of your talents. Okay? Okay, recommend lang sa atin that I can recommend for full scholarship. For Holy Redeemer only. Mahirap din mag-ano din minsan kasi siyempre alam niyo na nag-iingat din tayo yung integrity natin not only as educator but as a pastor. Okay? So again, thank you so much and it's nice to have you with you. Just see you on.
Okay. No, we're open for questions. Ngayon, basically, siguro itatanong dito is how much yung ano babayaran? Kanina na i-share ni Sir Jun yung magkano yan? 35 70 from original kasi binigyan ng 50%, so parang 35 something, no? So if you're going to compute that by 56 and then divide by 7 kasi nga 3.5 years lang yon, so basically 7 semesters lang siya. Roughly, lumalabas mga 28,000 ano per semester. And ang kagandahan kasi dito, based sa experience, we have a student there, si Joshua. Hindi ko alam kung graduate na si Joshua. Graduate na ba si Joshua? Oh, yun. Kasi yung estudyanteng si Joshua, na Hall Redeemer das Marinas din naman, napili rin siya sa UN na mag-delegate, di ba? So, wala pang pasukan. Nandun na si Joshua. The last time, umisit ako dun eh. Hindi na umuwi. Because ang ginagawa kasi nila, gaya na nabanggit ni Sir yung kanina, nag-tutor sila sa mga Vietnamese. Eh, hindi man kasi mga Pilipinong mag-gana doon mag-tutor. So, kumikita doon si Joshua kasi parang ang sabi niya sa akin, mga 15 or something, 20, ano. So, kung tutuusin, pag estudyante kayo doon at nag-tutor kayo, gaya na sinabi ni Doc Jun kanina, kayo pa yung magpapadala sa parents niyo. And that is true. Kasi si Hannah saka si Joshua na estudyante na inaanak ko din naman, nagkataon na inaanak ko, yun ang mga testimony niya. Napakamura kasi ng bilihin doon sa Vietnam. Parang kung sa maghapon siguro, sobrang na yung 100 pesos, no? Marami kasi siyang, ang mga serving kasi sa Vietnam, maramihan. Healthy food lagi. So hindi kayo may problema sa pagkain, actually. Mamura kasi lahat ng ng bilihin. Parang a third lang nung presyo dito siguro, no? Kaparanggot lang talaga. So my own daughter is si Karel. She is interested to enroll there sa Taiga University. At may kasama at ang iba, hindi ko alam yung nasa likod. Tatlo ata silang I'm not sure kung ilang pang susunod. But this is a great opportunity because let us face reality na hindi kayo habang buhay bata. This is a great opportunity to start. Because pagdating nyo ng mga third year of mag-relating na kayo, merong open door sa ibang universities around the world. So magiging global kayo. Magkakaroon kayo ng opportunity na makapag-trabaho kayo sa ibang bansa. Katulad ng mga ibang graduate na Pilipino sa Taiga University. So, yun pa lang. Yun, maging global. Kung global lang ang thinking natin, highly consider Taiga University. O, yun lang. Any questions? Okay, ito interesting ito. Hindi ko nag-share. So how to apply for free application, free scholarship. Ito yung scholarship. So 100% tuition fee off. No? Yung man recommend ko for 100% scholarship, talagang 100%. Wala talaga silang binayaran. Binayaran lang nila dorm.
What is, ang dorm nila monthly ay $10. Magkano yun? In 50 pesos. 500. Tubig, kuryente. At internet. Ang internet po nila sa Vietnam is one of the best in Asia. Kaya kahit saan kayo pumunta, meron internet. Sa atin dito, mapalingon ka lang ng konti, nauna wala na. No? Yung magamit ako ng gomo, nawawala. Sa kanila po, hindi. So, ito po yung kapag, alimbawa, nag-excel kayo, nag-excel. Meron mga award yun. Alimbawa, ay first quarter, meron silang mga gold, ganun. Gold, silver, and bronze award. Okay, so you'll be receiving, ano ba ito? Yan, alimbawa ay gold ka, you'll be receiving 700, 500. Pero usually po, ang ginagawa nila dyan, at the end of the semester, binibigay, yung award talaga, pera talaga yon, binibigay sa'yo. Kaya siguro si Hannah, dahil nga, syempre, masyaga siya mag-aral, every semester, meron talaga siyang pera. Bakit? Kasi merong award lagi. Pagka, kapag, minsan nga sinasabi, sir, nakareceive ako ngayon ng 2 million. 2 million Vietnam dong. Okay anak, maganda na rin yan. Pang ano mo siya yung pagkain. Pang ano siya mga needs mo dyan. O yung minsan din, pinapadala niya, pinauuwi. Okay, so ito, lilinawin ko lang ito ha. Itong excellent scholarship annually ha. Itong $700 for golden awards, $520 for silver awards, $350 for bronze awards. Okay, disadvantaged student scholarship annually, 20 to 30 scholarship up to $260. Meron pala silang bago, hindi ko alam po itong bago na ito. Ito, maganda ito. Eh, meron pala silang ganito. Exchange, internship, and short courses, scholarship opportunities from our partnership universities and companies. Supporting from AEP office, ito yung mga company nila. Sumusuporta sa kanila. Kapag tinapos mo yung, ito po, pag ang tinapos mo environmental science and management, ito yung magiging trabaho. Environmental scientist, resource analyst, planners and planners working in the natural resources, ecological research, environmental consultant. Lahat po ng companies ngayon, talagang requirement ito. Hindi pwedeng wala. O, di meron na kayong trabaho. Kaya pala yung mga graduates namin, hindi na walang talaga ng trabaho kasi meron silang trabaho. Kapag food tech ka naman, ito naman yung opportunities mo, food technologies, nutritional therapies, quality manager, production manager, toxicologist, technical brewer. Pag agricultural economics naman, ito naman yung sa'yo. O, marketing and strategies for your business firm, banks, producers, or producer organizations working with international agencies such as United Nations, World Bank, Food and FAO, and other international research. Eh, tignan ko lang yung bago nila. May bago kasi sila eh. Ito yung bago. Ayan. International Tourism and Management, Tourism Management, Tour Sales Staff, Tourism Lecturer, Event Staff, other positions in the tourism industry. Ito yung bago. Okay? Student exchange program, a semester or two for a short-term research program. Si Joshua po ay exchange student. Hindi ko lang natandaan kung ano yung country niya. Hindi ako namamali, parang Japan. Hindi ako namamali to. Parang exchange student siya sa Japan. Si Joshua. Okay, so what else? Ayun. So if you have any questions, ibibigay ko lang itong mga informations na ito kay David. So tulong-tulong tayo para makaano naman tayo doon. Kung ano yung pwede nating, ito, accommodation, $10. Insurance annually, $65. Tuition fee of main course for 4 years. 4 years po ito, hindi po yung 3.5. And courses organizing. Okay, ito. Application deadline, June. Sa mga nagtanong po kanina. Application deadline, June. Intake,
August, duration 3 to 4 for undergrad programs. Type of study, full-time. Language, English. Okay, entry requirements, holder of high school diploma, interested in environmental science and management, food technology, agricultural economics, international. Highly motivated and proactive, willing to live in an intercultural environment, willing to study English to meet English requirements. Eh, alam niyo po ang mga Vietnamese po ngayon, sa kanilang IELTS, yung IELTS, just before, pag nagtetake sila ng exam doon, nakakakuha lang sila 3, 3.0, 4.0. Ngayon, nakakakuha lang sila ng 5.0, 6.0, 7.0. Filipino, nag-exam ng IELTS, 4.0, 5.0. Nadaig na tayo. Bakit? Kasi nagpa-practice sila. Okay, sabi nga, ano nga yun? Practice makes you perfect. Ganun sila. Okay, not necessary that you have to take the entire curriculum, but just a simple practice. So, okay na. May gusto ba magtanong? Okay. So, Sir Jude, thank you very much. Palakpakan natin Sir Jude sa time niya. Sir Jude po ang principal ng Blessed Christian Academy. Kaya sinasabi niya mga estudyante niya, talaga estudyante talaga po nila yun. So, yun, Sir Jude, thank you very much. Okay, imbitahan pa natin sa maraming pagkakataon ito. Kung wala na mga tanong, thank you very much for your time. You can go back. Sir Arvin, thank you very much. Ma'am Roxy, can go back to your rooms. Okay, thank you.